kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Dahil kung hindi, tatapak-tapak at aabusuhin ka. Aagrabyaduhin ka. Nagpapasok na ako. Talagang magiging abogada ka na. Ilalabas ko po kayo dito, Tinang. Lilet Matias, ikaw nanalo sa raffle. Wala to. Mukhang kakatayin ni Prof mo. At least, may fallback siya if she fails from law school. Pwede na siyang bumalik sa perya. Magiging matapang po ako para matupad ko po yung pangarap ko na maging abogado. Tama yan. Huwag kang susuko at bibitiw sa pangarap mo. Anumang pagsubok ang lumating sa iyo. Mr. Ignacio, sir, in your opinion, is it constitutional for military service for women merely voluntary? Para po sa akin, sir, hindi po. Sa pagtatanggol ng bansa, lahat ng mamamayan ay maaaring require ng batas na mag-render ng military service ayon sa Section 4, Article 2 of the Constitution. Sa tungkuling ito, ay ini-impose lahat ng mamamayan ano man ang kasarian niya. Miss Matias, do you agree with Mr. Ignacio? No, sir. Dapat lang na ibigay pa rin sa kababaihan ng choice kung gusto nilang mag-render ng military service o hindi. Pero hindi lang naman kalalakihan ng mamamayan ng bansa natin, di ba? Lahat tayo dapat may ambag. Bakit? Ano bang gusto mo? Mga lalaki lang ang dapat na magbuwis ng buhay sa pagtatanggol ng bansa. Habang ang mga babae, nagpapasarap lang? Ganun ba? Pagpapasarap lang ba yung tingin mo sa pagtataguyod ng pamilya at pag-aalaga ng mga bata? Kung pati ang kababaihan sasabak sa laban, sinong may iwan sa pamilya? Tama ka naman na may pananagutan ng bawat isa sa atin na mag-ambag ng serbisyo. Pero, hindi kinakailangan na sa pamamagitan lamang ng military service. Under conditions provided by the law, makakapag-ambag pa rin ang kababaihan sa pamamagitan ng personal o civil service. Exactly, Ms. Matias. Thank you for that point. So, ano ba yan, Mr. Ignacio? You were just beaten by a woman. Next time, pick on someone your own size. Ginawa yan. Anong ginawa ko? Lahat naman tayo gusto magpa-impress sa prof eh. Pero sana naman next time, huwag kang magpasikat at may expense. Huwag mo ako ipahiya para ikaw lang ang makapuntos. Excuse me lang ah. Hindi ko ginawa yun para lang mapahiya ka. Sinabi ko lang yung opinion ko. Tsaka, bakit naman ako mag-a-agree sa'yo kung hindi naman yun yung pinapaniwalaan ko? Hindi naman pala eh. Pwede sana na nahimik ka na lang. Nandito tayo sa law school para matuto at maging boses ng batas. Kaya wag mo kong sasabihan na manahimik lang ako para lang makapagpa-impress ka. Huwag kang mag-alala. Pag ako naman yung may mali, I expect na i-correct mo din ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. Saan mo? Sige na. Pare, wag mo. Ang busy ka dyan. Hi, miss. Ba't mag-isa ka lang? Okay lang bang samahan ka namin para hindi ka naman malungkot?
Hindi nyo ba nakikitang nagre-review ako? Pwede iba na lang pagtripan nyo? Ang suplada mo naman! Oo nga eh, no? Gusto lang namin kami makipagkilala sa'yo eh. Tsaka utos lang sa amin to ng mga master namin sa frat. Lahat ng to, part lang ng initiation. Alam nyo, imbis na inuubos nyo yung oras nyo sa frat na yan, mag-aral na lang kayo. Aral to! Para may maisagot kayo pag nag-recitation. Oh, sige. Okay, alis na kami para hindi ka na maistorbo. Pero, sa isang kondisyon, kiss mo muna ako. Yun! Kiss mo muna ako. Bastos! Sinumpol ako, bro. Sige, subukan nyo lang. Para kasuhan ko kayo ng harassment or act of seriousness. Tingnan natin kung tingnan na explain. Secret lang natin. Ano ba? Bastos! Bastos! Tigilan nyo siya. Hindi alam. Ngayon alam ko tol, ha? Sinigutan niya. Ba't ka ba nakikialam? Girlfriend mo ba ako? Ayoko lang nakakita na may hinaapi yung mga kagaya niyong loko-loko. Wow! Loko-loko pala eh! Angas mo, ha? Gusto mo makatingin? Tingay, banata mo na pala eh! Oo, sige. Sorry! Hello! Thank you talaga, pinagtanggol mo ako kanina. Wala yun. Tingin ko nga, kahit hindi ako naimasok, kayang-kaya mong i-handle yung mga luko-luko na yun eh. Hindi ko lang pinahalata, pero natatakot din ako kanina. Buti na nga lang dumating kay. Eh, di ba, yun naman ang role natin mga future lawyers, ang ipagtanggol ng mga naagrabyado. Ako nga pala si Bonifacio Linaw. Boring na lang. Second year, technically. May mga back subjects pa kasi ako eh. Ako naman si... Let Matias. Madami ako narinig tungkol sa mga ibang freshman. Na ano? Na may little person sa law school na weird at nakakatawa yung itsura? Hindi ah. Na meron daw freshman na magaling na lahat ng professor sumahanga sa'yo. Thank you, Bonnie ah. Ikaw pa lang yung unang estudyante dito na maayos yung trato sa akin. And for the record, hindi ko iniisip na weird at saka nakakatawa itsura mo ha. You actually seem very nice. Curious lang ako. Ba't ka ba nag-take up ng law? Hindi naman siguro tayo parehas na pinipressure na magulang dahil parehas na abogado. Hindi. Wala na akong magulang. Baby pa lang ako nung inabandon ako ng nanay ko. Tapos yung tatay ko naman, tinalikuran na ako. Sorry to hear that. Alam mo, sa totoo lang kaya gusto kong maging lawyer kasi gusto kong i-defend yung tinang ko. Siya yung nagpalaki sa akin. Kakulong kasi siya ngayon eh, dahil sa maling paratang. Siya ba yung nag-inspire sa'yo to come here? Siya. Tsaka may isang tao pa. Si Lady Justice. Lady Justice? May nakilala kasi akong babaeng abogado noon. Pinagtanggol niya ako nung muntik na akong mapahamak. Alam mo, bilib na bilib nga ako sa tapang at pagiging palaban niya eh. Pinagtanggol niya ako kahit hindi naman niya ako kaano-ano. Feeling ko ng mga panahon na yun, safe at protected ako. Alam mo, gusto kong maging kagaya ni Lady Justice balang araw eh. Para ako naman yung magpaparamdam sa mga nangangailangan na safe at protected sila. Kaya-kaya mo yan, Candid Eagle. Hey, ma'am. Di ba si Bonnie yun, yung crush mo nung poli science, ano natin? Subject before? Excuse me? Secret ex? Why is he being chummy with that little person? Close ba sila? Mukhang naunahan ka pa ata eh. God, girl! So, what's your next class? Oh,
wala na akong class today. Pinapa-attend lang kami ni Dean dun sa lecture seminar on criminal law sa ADR. Oh! Kayong batch 2. Kami kasi yung batch 1 at kanina ng umaga, umatin kami sa lecture seminar niyan. And advice ko lang, ha? Watch out for the resource speaker. Napaka-terror. Manakot ba? Seryoso ako. Kanina kasi, yung dalawa kong kabrat, supalpal sa kanya. Kaya, magpaka-low profile ka lang para hindi ka mabugha ng apoy. Sige, natandaan ko yan. Anyway, got to go. Meron pa kaming group meeting. Nice meeting you, Rilet Matias. Nice meeting you din, Bonnie. Sige. Ate, kuya, photocopy kayo, laminate. They don't. Ay, bibigyan namin kayo ng ano, discount, murang-mura lang. Sige na. Uy, eh mom, anong discount yung sinasabi mo dyan, ha? Ano na lang patitira sa atin, Aber? At saka anong yung pambabayad natin dito sa pagkataas-taas na kuryente? Ay, buhay. Talagang napakaliit ng kita natin dito. Talagang tutumal tong pwesto natin. Eh, tingnan mo, oh. Oh, ayan. Pagkarami-rami ng mga kakumpetensya natin dito. Aba, Emong. Ang lagay ba? Talaga bang aasa na lang tayo dito sa lahat ng mga paninda ko palagi, ha? Hindi joke, ha? Ang pagpasan ko sa inyo tungtong nakaraang buwan, magpasa hanggang ngayon. Masyado kasi kayong bilib na bilib dyan sa Lilit na yan. Ang taki mong pagkaliit-liit, pero ang tao-tao makipag-away, ha? Oh, eh kung napakiusapan lang ba niya ng maigi si Mrs. Motinola, yung asawa ni Mang Oscar? O di malamang, ha? Naisalba natin yung pwesto natin at saka yung dati nating tinitirahan at hindi nakulong yung ate sis mo. Ang ABR dito. Saan kaya ito? Ay! Hi, classmate! Oh, it's you! Hi! Bakit mag-isa ka? Aren't you with someone? Someone at isa bi Melissa. Di ba required tayong umattend dun sa lecture seminar sa ABR, sa criminal law? Pwede bang sumabay na lang ako sa inyo? Pero 3 PM pa yun eh. 2 PM pa lang. Eh, gusto ko na kasing maagang makarating dun para di ako mabugahan ng apoy. So pabibo. Kahit ituro nyo na lang sa akin kung nasan yung ABR ng seminar. Kanina ko pa kasi hinahanap eh. Mauna na lang ako dun. Yung ABR? Diyan sa third floor? Ng Herrera Building. Third floor ng Herrera Building. Hindi sa building na to? Wait, hindi ka ba na-inform? Specific na sinabi yun ni Prof. Spanky, ha? Yeah. Layo pala, mga 3 building pa yung layo dito. Yup. And given your legs na gustong maaga and pabibo, girl, you better start walking. Sige na. I'll see you there. Ingat ka, ha? Sige. Salamat. Bye! Niligaw mo pa talaga, ha? Girl, binibiro ko lang naman siya, no? It's a prank between colleagues. And if she's really that smart and promising like what the professors say, she'll find her way. Or not. Alam mo, make sure mo na strong ang defense mo. At hindi lang jealousy ang motibo mo. Bakit naman napunta lahat ng sisi kay Lilit? Eh, nangyari naman lahat to dahil dyan sa saking mat violenting Dexter na yan eh. Sumalangit na ang kaluluwa niyang taong yan. Pero siya ang nagsimula lahat nito eh. Wala namang ibang ginawa si Lilit kung hindi tumulong. Saan? Ha? Pa-feel naman ako ng tulong na yun. O, ito nga ako, ramdam na ramdam ko nga eh. Eh, yung konting pasasalamat naman ninyo para sa akin. Paki-check naman. Baka naman may naitabi kayong konti. Pa-experience naman ako. Mine. Alis ka na. Kararating mo lang ah. Saan ka pupunta? Saan pupunta? Bibenta ko to lahat. Didiscard kita talaga ako ng pera, Emong. O di kaya,
maghahanap ako ng asawa na marunong mag 1+1 ng mga problema. Yung hindi na lang basta-basta sinosoplak yung misis niya. Mine, sorry. Mine. Ay, tama na yun. Mine. Guys. Mm. Alam mo, Emong, hindi ka kasi marunong makinig. Palibasa na bilog na ng lilit na yan ang mga ulo ninyo eh. Tapos kayo naman, pinapalaki nyo yung ulo. Diba? Ang lakas-lakas ng loob. Tingnan nyo. Palaging wala sa lugar ang pagiging palaban. Wala sa hulog. O tapos ano, gusto maging abogado? Paano? Pagdagpagawa din sa rekto ng diploma niya? Kung palagi siyang magmamalaki ng ganyan, mas lalo siyang mamalitin ng mga tao sa paligid niya. Alis na nga ako, hindi kayo masayang kabanding. Ay. Miss you. Ano na yung AVR dito sa Herrera? Anong oras na ba? Ano ka pa hindi ko makapapaayos pa kita? Talaga na fake news ng mga mean girls na yun. Alam, hanggang alas 3 na. Wait na ako. Sorry po. Kuya, ito po ba yung Herrera AVR? Sabi po, dito daw po yung seminar about criminal law sa mga law students po, yung 3 p.m. Eh kapag seminar po ng mga Tagalo, doon po yung sa may joke ng main building, AVR. Hindi po dito. Eh galing na po kasi ako doon eh. Sabi po ng classmate ko, hindi daw po doon. Kasi sa kanya pa ako nagtanong. Maliit na ako. Tabi po, excuse me po, nagmamadali lang, patensya na. Excuse me po, tabi, excuse me po. So actually, this is what I was discussing to you about. Aray! Sorry, Ganda sorry po. Naman. Sorry po. The surest way to lose the respect of the judge and to show disrespect to the court proceedings is to come to your court date late. Ma'am, sorry po. Nahirapan po kasi akong hanapin yung AVR eh. If you are accused of a crime, maabswelto ka lang if your alibi is acceptable to the court. In this case, hindi ko tinatanggap ang palusot mo. How can you learn court etiquette kung dito pa lang sa ating lecture seminar ay late ka na? Please leave my class. Are you okay? Pinabot mo siya ako. Nasaktan niya po ako. I think dapat ka namin dalhin sa ospital para ma-make sure natin na wala talagang problema sa'yo. Lady Justice! Tama kayo po yun. Hindi niyo na po ba ako natatandaan? Lady Justice? I don't know if I'm gonna be flattered with that. But my name is Attorney Simmons. Attorney Meredith Simmons, and I don't tolerate latecomers to my class. Leave! What? Leave! Pero kayo din po yung nagsabi sa akin na para mabuhay sa mundo natin, dapat matapang ka. Dapat lumaban ka. That's right. You should know your worth para hindi ka aabusuhin. Kaya hayaan niyo po sana akong ipagtanggol yung sarili ko. Oh, Lilet. You just turned this boring lecture very exciting. So, okay. Defend yourself. But please don't waste our time. Kaya po ako na-late dahil may nagligaw po sa akin. Uy, Lani. Kamusta na si Ses? Janet, ako yung mukha kong ibinibwisit. Nairita ako sa'yo. Kita mo, hindi pa ako nakakahitso. Sumit naman ito. Kasi nakakaawa naman yung matanda doon sa kulungan. Mabuti na nga lang at magkakaroon na ng attorney, Matias. Correct. Eh di, solve yung problema niyo pagdating ng araw. Nagpapaniwala kayo doon, ha? Yung unanog yun, talagang bilib na bilib kayo, no?
Oo. Siya na lang sana yung nakulong. Uy! Sobra ka! Eh, nakulong sa perya ka ako. Mistula siyang babaeng sa lagubang. Kaya yung laki pa ng kinita niya. Uy! Ano na? Tagal! Uy! Hindi ka malang tapo! Diyan naman bababa! Kaya na! Ikaw ba maganda pa yung baraha mo? Bababa ng mga binababa mo? Baba ng tapon mo, atres talaga, te! Tangis! Agad! Agad! Nakure! Eh, bruha ka! Hindi ka na naawa kay Lani! O, teka muna, baka nakakalimutan. O, huwag ka magdadala. Dali lang! Ikaw naman eh! Dali! Ay, naku, naku! Ako! Mamaya malimutan! Uy, Janet, puro ka naman pa-comic. Pasok drinks ka naman! Kaya nga! Teka! Bahay ko to, ako magpapasok drinks, ha? Eh, bakit hindi ito si Rita? Ito nanalutan mo, libo-libo panalo mo, oh! Ikaw nga walang ni tubig man nang wala, eh! Oh, ay, hindi, magpasok drinks ka, ang dami panalo! Kanya-kanya ang bagan! Nay, mainit ang panalo, tirik-tirik sa araw! Simula na ulit! Dali, ikaw! Game na, game na! Ang bag na, ang bag na ulit tayo, laro na! Wait! What? Are you serious? Talaga bang manghihila ka pababa ng iba just to save yourself from your incompetence? You know what? I'm not taking this lightly, Lilette. Who's your witness then? What's your proof? Ako pa talagang gagawin mong sinungaling? Miss Matias, you should realize that you just presented another argument that is too unrelated to your first statement. What was that again? Nahirapan ka lang hanapin yung venue ng lecture? Tapos ngayon, may nagligaw sa'yo. Ate, ano ba talaga? Both. Being my classmate, Melissa also goes to this school and is therefore a credible source of information. Kaya naman naniwala ko na magsasabi siya ng totoo. So whether sinabi nga ni Melissa ang tamang directions or not, did you verify that statement? Eh, sabi po kasi niya eh. Did you verify your source? Verification attests that. Number one, there is truthfulness in the allegation of the pleading. Number two, the pleading is done in good faith. And number three, there is enough evidence to support the allegation. Nagtiwala lang po ako. Trust. It is important to note that trust alone is not sufficient in your criminal defense. The success of your criminal defense lies in two things: trust and a comprehensive defense strategy, which you don't have, Ms. Matias. So please leave my class. This is a reminder to everyone to make sure you know the fundamentals of the law. Ito ang magiging armas ninyo para panlaban ninyo sa lahat ng kasong haharapin ninyo. And you, Ms. Matias, looks like mukhang marami ka pang bigas na kakainin. Kahit mabuti pa, umalis ka na sa klase ko. Para kang nabuga ng apoy, ah. Na-late ka, no? Isa pa naman sa mga ayaw ni Attorney Simmons yung nasasayang yung oras niya. Para akong pusa kanina. Niligaw ako nung kaklase ko, kaya ako na-late. Kaya ako pinaalis. Ano? Nasayaw mo yung rason na yan, kaya kaya na-late? Mas masakit pa nga dun. Walang naniniwala sa akin. Alam mo, akala ko, tungtong ko dito sa law school kahit papaano papantay na yung tingin ng mga tao sa akin. Pero kahit anong ambisyon ko, kahit anong sikap ko, ang liit-liit pa rin ang tingin ng iba sa akin. Hindi patas yung mundo sa mga katulad ko. Lahat na lang kailangan kong ipaglaban. Kahit yung mga binibigay na lang sa iba.
ahit nga yung espasyo ko sa free lecture na yun eh. Pero tama. Marami pa akong kailangan matutunan. Hindi ko tuloy na ipagtagon ng maayos yung sarili ko kanina. Pero Bonnie, itaga mo to sa bato. Hindi na ako ulit magpapabuli. Kag-graduate ako on time. At ipapasa ko yung bar. Kapag naging isang ganap na akong abogado, yung mga totoong naaapilan yung ipagtatanggol ko. Naniniwala akong kaya mong gawin yan. Walang duda, 100%. At ka ba ganyan sa akin? Yung mga naging mabait sa akin, ginawa akong mascot sa party. Niligaw ako para mapahiya. Sa'yo, ano pong prank naghihintay sa akin? Prank? Alam mo, sasamahan kitang i-prank sa lahat. Sasamahan kitang panoorin sila habang nakikita nila yung kanilang inaape sa hindi sumusuko. Sa huli, nananalo at pati iba ipinapanalo. Alam mo, isa puso natin eh. Hindi isang puso. Ang puso mo at ang puso ko para sa mga mahihirap. Nabo. Nahigit sa lahat, dapat sila pinapanigan ng batas. Hindi ako gagaya sa mga magulong abogado na ginagawang Diyos ang pera ng mga mayayaman. At kapag naging abogado na ako, lahat ng mga inosyente nakakulong, palalayain ko. Sana makausap ko siya ulit. Sigurado ako mangyayari yun. Lunch break, tara! Maaga ko kumain, kaya busog pa ako. Ay, sorry! Haga lang! Si Lady Justice! Ay! Lady Justice, nahulog niyo po. Do I have to introduce myself to you again? I hate repeating myself, especially to aspiring lawyers like you, Miss Matias. I'm worried about you. Can you really make it in law school? Because you can't even remember simple information you learned 1 hour ago. Sorry po, Attorney Simmons. It's a dog-eat-dog world. You have to be alert. Hindi pwedeng tatanga-tanga ka. Dahil marami dyan, nag-iintay lang na ungasan ka. At lalamunin ka ng buhay. Wake up! Pinamuntadahan na ano? Palagi kayong pinagtatagpo. Pero lagi din po siyang nawawalang parang bula. Parang isa pong babaeng nababalot ng misteryo si Attorney Meredith Simmons. Puro tig-iisang 100 din po kasi yung laman ng alkansya. Sinasabi mo ba na ito yung mga pera mo? Pinagbibintangan mo ba ako na akong magnanakaw dito, ha? Hindi po siya. Wala po ko sinasabing ganun. Hindi! Yan ang pinapunto mo eh! Hindi ko lang hiyap. Ha? Pagkatapos kitang patuloyin dito, ito'y susukli mo sa akin? Pwes kunin mo lahat ng gamit mo. Lumayas ka o nano ka!